Hi guys, welcome back to my channel. Magandang araw po sa inyong lahat, mga plantita, plantito. Samahan niyo po ako sa pagtatanim ng tanglad or lemongrass. Susurvive po natin ang lemongrass or tanglad na binagyo ni Ulysses. Ayan po siya, nakakaawa po siya. Hiningi ko po yan sa isang kapitbahay para lang i-survive. Ayan po, oh, kakaawa naman. Tingnan nyo ang itsura niya. Oh, lupay-pay na. Gawa po siya ni Ulysses. At alam nyo po ba na ang tanlad ay napakabuti para sa ating katawan? Marami po siyang mga benepisyo na ibibigay sa atin. Maganda po siya, pampababa ng high blood pressure, pampababa ng kolesterol, pantanggal ng uric acid, pantanggal ng abat, sakit ng tiyan, at marami pa pong iba. Alam niyo po ba sa probinsya ay ito ang ginagamit namin na panlagay sa ginataan, gulay. Napaka-inam po nito, pampabango sa tinola. Alam niyo po ba ng mga late 70s and 80s, pag nagkakatay po sa amin ng baboy at saka naglalaga po yan sigurado ng buto-buto, ito po ang inilalahok namin at saka papaya. Dahil wala po sa aming repolyo, kaya papaya at tanglad lang, sold na po. Napakasarap. Ngayon po ay mapakita ko sa inyo at sana po ay matuwa kayo sa pagre-rehab ng halaman. Kakat natin yung mga dahon. Uusbong pa naman po uli yan. Kaya dapat ikakat muna. Ayan guys, nakita mo, lalaki pa ba yan? Ang itsura nito, kawawa naman siya, oh. Lilipat natin siya para lumago at dumami. Ayan, oh, halos mamatay na yung ibang puno. Bawasan po ng dahon at ubos po naman pang muli yan. Tapos pong gupitan, pwede na nating tanggalin sa lumang paso. Ay, matanggal. Gupitin mo na kaya yung ano? Gupitin ka na pa. Oh, yung plastic container. Malukong naman pala. Para mas madaling tanggalin, kinat na po namin yung temporary paso na pinaglalagyan niya. Try mo kung pwede na ugutin. Ayan po, nahihirapan po kami tanggalin ang... Ah, panang-pano na ugat. Nahihirapan tanggalin sa plastic na paso. Kasi gamot puno na ng ugat. Ayan na, pwede na. Ayan, makita nyo, puro ugat na, oh. Hindi na siya masyadong lalaki. Ayun. Ayan. Konti na lang. One, two, oops. Ah. Wow, ayan na po siya. Bumbuo. Nakapabumbu na siya ng ano. Ayan, puro ugat na po siya. Hindi na po talaga siya makakalaki. Ah, atong. Para iano ama.
Ayan po mga plantita. Plantito, napaka daming ugat. Mahirap na pong pag-iwahiwalayin siya. Sobrang dami ng ugat. Hindi na po talaga siya lalago dahil unang-una kulang na sa lupa. Maliit yung paso. Punong-puno na ng ugat. Siksik na yung lupa. O, hindi na makagapang ang ugat. Ayan po. Napakahirap tanggalin. Dalawa na kami nagtatanggal. Kapal. Pwede ka nang papasa. Yun. Papasa po natin ng konti ang ugat. Kasi sobrang dami niya na po. Yan. Hindi lang po kami plantita at plantito. Ayan o. Parang hair cutter din o. Ayan o, ganda ng itsura. Kailangan po ng kutsilyo pang cutting para pag-iwahiwalayin. Oh, sobra talagang ano, nagka-dikit-dikit na. Tagal na po siguro itong ganito. Ang tendency po niya, mamamatay na siya. Hindi na makasupling. Okay, ayan. Nabawasan na po natin ng ano, konti. Mag-iwahiwalayin po natin lahat dyan. Medyo lilinisin lang po natin kasi para mas maganda pong magsupling siya pagka malinis. Tanggalin po yung mga mabilis. Bulok na dahon. Po guys, napag-iwahiwalay na namin. So, lilinisan na lang po isa-isa. Tatanggalin yung mga tuyo at nabubulok ng dahon. Tulad niya, no? Ayan, ito na po. Ready na itong pantanim. Tanggal na yung mga tuyong dahon. Yung dahon, lalagay natin sa lalim ng paso pang pataba rin po ng lupa yan. Ayan po. Lipat na natin ang paso. Tatanim na sa panibagong paso. Ang lemongrass or tanglad. Ganyan po ang pagtatanim ng tanglad na may ugat na. Tinutusok lang po yan.
Okay, tapos na po yung isang paso at meron pang natira. Ilipat po natin sa another paso yung iba. Ito yung ililipat po natin. At ito naman po yung paglilipatan din natin paso. Ayan po, recycle na paso na rin po yan. Napakabango po nito sa lutong ulam, itong tanglad. At pwede rin nyo po itong gawing tanglad tea. Lagyan nyo ng luya tsaka honey. Mainam po yan pampababa ng blood pressure tsaka cholesterol. Okay, nailipat na po ang lahat ng tanglad. Nakadalawang paso po kami. Ay, ang ganda na ngayon yung tingnan, no? Mas mabilis po siyang musbong ang dahon dahil meron na po siyang salamat din po sa pag-ayos ng halaman na ito. Patuloy po sa pag-ayos. Ang aking may bahay, si Evangeline Cruz Cataluña. Masipag, paganda at sexy pa. Ayaw lang po na magpakuha ng video. Ayaw niya ma-expose ang kanyang beauty. Okay, ayan, ito na po yung mga lemongrass, tanglad na ilipat na po sa paso. Ayan. Maraming salamat po nga po pala kay Miss Elisa Cruz, na anak ni Ginang Marie Cruz at Edgardo Cruz, na nagbigay sa amin ng tanglad. Binabati ko rin po yung mga nasa ibang bansa. Si Michael at ang kanyang mga kasama, Michael Leroy, na nagpapabati. Hi, Ate Annie. Ayan. Meron naman ako bagong vlog, pati kay Tita Menchi nag-encourage sa akin para mag-vlog. Maraming salamat sa inyo. Kay Viola Bunye, maraming salamat. God bless. Ingat po tayong lahat. Abangan po ninyo ang susunod na vlog namin.